breakfast na tayo. Why you put your sweet and hot chocolate, ha? Huh? There's no another glass. Good morning, my love. Morning! Morning. Now I'm drinking hot chocolate. Hot chocolate. Coffee. Ate Barbie? I'm drinking hot chocolate and I'm gonna eat with this. Nanin broke tea. What? You know, guys, why I want hot chocolate? Because there's a smith here and I'm gonna put here. You're gonna dip the smith. Right in my bottle. Guys, ayun pala binigay yun ni Annie. Ayun yung sunit ni Jose. Sunit? Yes. Nag-impake na rin si Ate Barbie kanina. Ito. Ayun yung impake niya. Tignan natin yung mga inimpake niya. Mukhang dadalimpan niya yata lahat ng mga headband. Pero hindi ko yung papadala. Sabi ko sa kanya, yung mga dalhin niyang damit, yung mga damit niya dito sa Turkey na hindi naggaling sa Pilipinas. Huwag niyang dalhin yung mga damit na nanggaling sa Pilipinas. Wawa naman itong mga anak ko. Mga t-shirt ang ano niya, oh. Ang pinaglalagay niya. Unti lang kasi ang dress dito ni Barbie. Ilang naman na unti lang yung dalhin yung damit kasi sa Pilipinas talaga yung goal kong bumili ng mga damit namin since mura lang doon. Mas mura doon guys para sa akin. Dito mahal talaga dito ang mga damit. Si Gunner din, inayos niya yung gamit niya. Ito ba yung bag niya? Yes, parang ito nga. Inayos niya yung mga damit niya. Ayun. Diba hindi ganyan yung pagkaayos ko? Ganyan yung ginawa niya. Kunin natin yung damit na susuotin nila pagka punta namin sa Pinas. Hindi na ako bibili ng bago kasi marami namang damit sila, Barbie. Pero ang kailangan nila, jogging pants at saka long sleeve since malamig sa airplane, diba? Ito. Ito. Para same sila kasi same sila ng shoes at saka same din sila ng damit. Ayan, susuotin nila. Ito din Adidas. Ipapadala ko to para lahat kami may Adidas. Yung kay Nesta, dadaling ko din pala. Ako, baka bumili ako ng jogging pants kasi wala akong jogging pants. Dahil sa airplane, guys, mas, hindi ko lang alam ha, iba-iba tayo ng gusto. Pero ako kasi, mas comfortable ako kapag ka-jogging pants tapos malaking sweater. Since nakaupo ka lang buong araw, ang hirap pag nakapantalon ka. Naranasan ko yan. Yung last year nung umuwi ako ng Pilipinas, ang hirap. Kasi ano eh, masikip yung pantalon ba? Tapos alam mo yun, hindi cotton. Kaya mahirap talaga. Kaya ang gagawin ko, bibili ako ng jogging pants, ang long sleeve. Kahit hindi na ako bumili ng long sleeve, meron namang ibang damit dito. Or titignan lang natin, guys. 2 days to go, guys. 2 days na lang. Pupunta na tayo ng Pilipinas. Grabe. Ang aga ko nagising. Hindi ko alam. Parang body clock ko na to. Nagbago na naman yung body clock ko. Pumunta ko ng market. Bumili ako ng acetone. At saka ng ito. Tinapay para sa breakfast ni Gunner. Nagluto na rin ako ng champurado para sa breakfast namin. Aalis na rin yung araw. Pupunta kami ng Ilgoch Edaris eh. At saka sa bahay ng ate ni Gunner. And then sa mall. Magtitingin-tingin tayo ng mga kung ano may kita. I also got this para to sa Pilipinas. And bumili rin ako nito. 4 nito na panglagay sa toilet bowl para sa Pilipinas. Dadalhin natin ito sa Pilipinas. Tignan nyo naman to. May bit pa talaga siyang bag. Oh. Alam nyo ba kung anong laman yan? Tissue. Ah, tissue. Punta kami ng bursa and I think kung di ako nagkakamali, this is the very first time na mag kukumute kami with Gunner. Ayaw umalis ni Gunner nang walang sasakyan, guys. Pero sabi ko sa kanya, we don't have choice. Kailangan natin umalis ngayon dahil
bukas, magiging busy na ako. Last day na namin dito sa Turkey bukas. Tapos, syempre, kailangan ko mag-ayos ng final pack. Kailangan ko rin maglinis ng bahay. Hindi ko pa naman pwedeng iwanan. Malinis naman yung bahay. Kumbaga, parang yung mga pagkain sa ref ba. Syempre, kailangan ko yun alam mo yun, i-check ulit. Kung alin yung hindi sira, ibibigay natin, di ba? Mga ganun bagay. Kaya sabi ko, hindi tayo pwedeng umalis bukas. Ngayon, kailangan talaga tayong umalis. Kaya, ayun. And yung inaantay naming car hanggang ngayon, hindi pa rin dumadating dahil ginagamit pa. So, we really have no choice but to commute, which is against sa kanya. Diba? But that's okay. That's life. We have to experience these kind of things bago natin ma-experience yung maayos na buhay, diba? Sabi niya, wag na daw kami umalis kasi nga walang sasakyan, bukas na nga lang daw. Sabi ko, hindi po pwede. Bakit? Sabi niya kasi mahirap daw. Mahirap mag-commute. Sabi ko, baby, nakakapunta ako ng bursa ng ako lang at saka yung dalawang bata. Hindi ako nahihirapan. Ngayon pa na naandito ka. Pero syempre kasi lalaki si Gunner, ayaw niya pa yung mga commute-commute, ganyan, diba? Alam naman niya si Gunner, very protective. Abo, may tigapuhat ah. Siniwan lang namin yung bag namin dito, napakalaki. Ang laman nun is ano eh. Mga damit ng kapatid ni Gunner na iwanan sa bahay. Anyway, nandito na tayo sa may, anong volume? Kain muna tayo, nakugutom na ako, nahihilo ako, promise. Iba po yung ano volume. Anong iba na? Iba lang yung dinaanan natin, sa likod tayo dumaan. Guys, kain tayo dito sa IKEA. Ang daming tao. You get the cart, anak. Kuha tayo nito. Mukhang masarap. Sarap! You haven't tasted. Ang sarap. I can smell it. Tama. And I'm gonna eat the... Huh? Dalawang ganito yung in-order namin. Tapos apat na garlic bread. What? There's no strawberry, anak. And also, we got this one. Carrot cake and then soutlach. Ayun yung kay Gunner. And then, tatlong rice. Nandito kami sa de facto. Yung mga bata, iniwan namin sa laro. So, ito, this one. Uchiyash. Kasi... Ano gabi niyo? Oh, good. Selchuk aferin sana. Baby, I will look for ano. You as my love, Nerde Chanta. For kadin. I will look for t-shirt for Nesta. Meron ako nakita sa internet. Sa internet, guys. Nagsisale sila. Ganto sana, oh. Nakasale na. Magkano to? Anong ilang taon to? 5 to 6 years old. Ito 12 to 13 years old. Ito okay to kay Nesta siguro. Nagtitinda na sila ng mga ganito oh. Pa-winter na. Ano na? Pa-winter na agad? Autumn muna. Nagtitinda na sila. Bala kong bilhan yung ninang ko. Yung mama ko na bilhan ko na. Pero ano ba? Ang mga buhay si wala kaming nakitang mga bag. Yung nakita namin mga bag is pang gano'n. Hindi ko lang kung tawag yung shoulder bag bata yun. And hindi yun pwede sa ninang ko kasi ninang ko may edad na. Eh alam niyo naman ang may mga edad. Gusto yung may mga pag gano'n. Well, hindi ko nila lahat ha. Ben, that's... Ano yun? Chok tula gagawin. Where the baby ulo? Where the? Where the baby? Tapos, ang naisip na lang namin na pupunta na lang kami sa Kumla, doon maraming nagtitinda ng mga bag doon. Doon na lang natin pipinahintay ng kunang bag. Guys, si Gunner titig na titig doon sa anak niya kasi may umaaway doon sa anak niya. Kinukuha yung mga laruan ni Yaren na nilalaro niya. Mabuti na lang tong anak niya is lumalaban din. Na-mention ko ba sa inyo before na nag-order ako ng mga damit for Kuya Nesta. Tapos, kinancel ng de facto. Nag-atay ako ng, I think,
more than a week. Siguro mga 10 days ako nag-antay. And then, kinansel lang de facto. Mabuti na lang kamo, guys. Kinansel nila. Kasi bakit? Nakita ko yung mga damit doon sa de facto. Hindi siya maganda. Blessing in this, guys, din talaga yung pag-cancel nun. Although, nabayaran ko na siya. Pero, na-refund naman siya. You just have to wait. Bababay na polish. Wait. Punasan ko lang tayo, ha? Ayan. So, blessing in disguise talaga siya, guys. Kasi, kung dumating yon, tapos hindi ko rin siya magugustuhan. Mabuti na lang, pumunta kami kanina doon. Kasi naghanap-hanap nga kami ng bag para sa ninang ko. Wala naman kami nakita, guys. Ang mga bag na tinitinda nila, mga pang dalaga. Hindi naman dalaga yung pagbibigyan ko noon. Kaya, bumili na lang kami ng another clothes for Kuya Nessa, mga pang swimming. Kasi, syempre, magsiswimming tayo sa Pilipinas. So, I got this. May kasama na to siyang short. What? This is for swimming. Yes, ayan siya. Medyo malaki siya, guys, pero okay na yun kasi naliliitan naman siya. Di bali nang malaki yung bilhin kasi kaya naman siyang paliitan kaysa naman maliit yung bilhin, hindi mo na siya mare-remedyohan, di ba? And also this t-shirt. Kasi ang cute niya. Ang ganda niya. Basta talaga pag white, na alam mo yun, parang gandang-ganda talaga ako sa white. Or can I get this one? Yeah, sure, you can get that one. And also, pumili rin si Bonaire na itong Ashuri, guys. Sabi niya, ano daw, gawin ko daw to sa Pilipinas. Kumbaga lahat ng, di ba, pumatagal na kayo nanonood sa akin, alam yung favorite ko ang Ashuri. And, August ngayon, start na daw ngayong araw na to yung lutuan ng Ashuri. So, every August lang niluluto talaga yung Ashuri, guys. Kaya, lahat na ng sangkap is naandito na. And gagawin natin to sa Pilipinas. Hopefully, I have time, guys. Kasi for sure, pag nasa Pilipinas na ako, I'm very busy. And also, binigyan pala ako ng benet ko ng Ashuri. Sabi niya, meron daw siyang Ashuri. Kasi may nagbigay daw sa kanya. Eto, sobrang sarap daw. Tingnan natin. Mainit-init pa, guys. Mainit-init pa siya. Uy. Uy, mainit-init pa talaga. Nagbigay siya ng 2 piraso. Alam niyang favorite ko 'to. Ayun, Ala, tikman natin siya, guys. Tikman natin. Kasi masarap talaga 'to, siya. Ilang araw na lang, 2 araw na lang aalis na talaga kami. Talaga. 2 days na lang, guys. Today is 8. Honey. Yes po. Wait lang. Tikman natin yung Ashuri. Merong kasama ano 'yun, ah. Yes, 2 days. Why did you say 3 days? 3 days, pag nandun na tayo sa Pilipinas, 2 days ang alis natin. Tikman natin, guys. Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap. Sobrang sabis nga lang, pero ang sarap. Mommy, you know what I like in this Ashuri? Ang sarap niya talaga, guys. Promise. Ang sarap niya talaga. Also, si Gunner, guys, nakikita niyo ba yung 2 box na doon? Yung isang box ng lollipop, kinuha niya sa market ng nanay niya kasi dadalhin daw sa Pilipinas. Sabi ko, baby, huwag ka na magdala ng lollipop sa Pilipinas. Sabi niya, pamigay doon sa mga bata. Anyway, sabi ko sa kanya, baby, meron doon brownie sa mama mo, masarap yun. Ayun na lang yung kunin mo. So, ayan. Nagbili si Annie ng isang box na brownie intense. Masarap to eh. Dali natin yan sa Pilipinas. Eto mga soda. And another Ashuri. Diba? Ang sarap ng Ashuri, guys. Kainin natin yan. Super init dito sa taas. Grabe. And, ha? Ipa-finalize ko na yung mga dadalhin namin para bukas. Wala na akong iisipin. Bukas magliligpit na lang ako ng bahay. Ang hindi na lang namin nabibili, kastani, shakery, baklava. Ayun na lang, 2. And then, other than that, wala na. Wala na tayong bibili. At saka bag pala ng ninang ko. Bukas aalis kami. May pupuntahan kami para bumili ng bag ng ninang ko. And baka marami pa tayong makita doon. Bibili pa tayo ng ibang bag para dun sa best friend ko. And after that, ayusin na natin to. Naalala nyo ba tong isang itim na to? Etong itim at saka yung itim na yon. Ano yan? Meron niyang sobrang 400 grams. And then, kailangan natin siyang tanggalin.
Kasi ayoko magka-problema sa airport. Ayoko magbukas-bukas na sa airport. Alam mo yun, sobrang hassle. Naranasan ko na yan. Nung naandun ako sa Pilipinas, pauwi ako ng Turkey. Sumobra yata ako ng mga 700 grams, ganun. And I really have to take it off. And imagine, dalawang bata yung kasama ko noon. Kaya, para sa airport, dire-diretso na lang, pasak lang pasak doon, di ba? Anyway, simulan na natin yan. Itong mga to, ito na yung nag-ayos niyan. Pero hindi ko muna ito isasarado. Ito, I really have to take some here. Meron ba dito nakalagay? Si, meron dito nakalagay. Ah, baso pala itong nakalagay dito. For 100 grams, eto, sakto. This is 400 grams, 420. So, okay na tayo dyan. I have to buy, potluck na ito. Papabilin ko pala si Gunner. Wag ako mong ayokong magkumpiyansa na hindi bubuksan to sa dahil kung ang laman nito guys, kung chocolate ang laman nito. Okay tayo dyan. Huwag tayo masyadong kumpiyansa. And eto rin, hindi ko rin alam kung paano papalitan yung password nito. Kaya kailangan talaga tayo bumili ng padlock na maliit. Anyway, eto okay na to. Yung mga okay, is ilalagay na natin siya dito sa gilid. Eto okay na to. Eto, kailangan kong tanggalin niya ng 410, something ganun. Itong mga to is ibibigay ni Barbie kay pamilya sa Pilipinas. Binalutan niya. Ayun yung mga binili namin mga damit. Ito ilalagay niya daw dito lahat. Gift for everyone. Are you sure nandito na lahat? Lahat ng kay Oma, kay Kuya Nesta. Kay Oma dalawa, kay Kuya dalawa. Kay Kuya Nesta, kay Oma tatlo. No, but I just put two. So, two. Tigda dalawa lang nilagay mo. Tama. Okay. Meron pa bang kay Daed? Kay Daed shoes and then perfume and then clothes. Can I put here? Wag na anak, that's enough na. Oh. You want to put it here? Yes. Nagpasulat din siya niyan, ayan o. Gift for everyone. Can you help me? Where are you gonna put the ribbon? Korea. Oh, for Oma. It's like Oma likes red. Okay. How to do this? Like this one. I'm gonna do some ribbon. And I want to do it. Can you do mommy?
Para ipasarado ko na tong red na maleta. Eto, to. Ayan. Next week. Yermi Uch? Tamam. Bitti. Bu bitti. Bu de bitti. Don't. You want to kilo? Guys, ito 23 kilo. Wait, nakalikod ba kayo? Ito, tignan natin kung ilang kilo. Ito, 22.8 kilo. Okay na to. What about this one? Hindi ka din. Ito, 22.8 kilo. Well, okay na to siya, guys. This one only may lang. But how are you gonna process it? Thank you, man. Oh, the flowers in my garden never looked as bright as day. Like a happy child, I watched them grow out of only seeds. Butterflies down my stomach when I think of you. It's funny how a lot can change when you learn how to read. Look at my eyes, what do you see? Feels like we're only meant to be. All of my life, where have you been? Cause you're the only thing I need. The only thing I need. Guys, si Yaring kanina pa yun siya nagbabasa-basa. Yung mga nababasa niyang book, nilalagay niya dun. Ilang books yun na andun? Maybe 5 books. Huh? Yung huling i-impake natin, eto na siya. Eto, dadalhin ko to. Kailangan ko tong dalhin. Kasi for sure, pagkadating namin sa Pilipinas, wala kaming cabinet doon. And alam mo yun, ang hirap mag, ano guys, ang hirap maghanap-hanap ng mga damit. Paghalo-halo yung mga damit. Na naranasan ko yan yung nasa Pilipinas ako last year. Yung mga damit namin nasa isang maleta lang halo-halo. Hindi ko alam kung nasan yung panty ko, yung damit ni Yare. So, ang hirap. Kaya kailangan ko talagang dalhin to. Etong orange kay, etong peach kay Barbie, etong pink kay Yare, etong gray sa akin. Para in that way, alam ko kung nasan yung damit nila Yare. Siyempre, for sure guys, pag nasa Pilipinas ako, busy talaga ako guys. So, alam mo yun, wala na akong time maghagilap pa ng mga kung ano-ano dyan. Lalo na't ang dami nating mga bibit-bitin. So, in that way, alam ko kung kanino yung which is which. Diba? Alam mo yun. And also, eto, papakita ko lang sa inyo yung mga ilalagay natin sa last hand carry bag natin. Eto, kailangan ko itong dalhin. Sayang din yan. Pampabango ng toilet bowl. Eto, lollipop. Dalhin natin yan.
chocolate nandun. And then yung pamunas kasi gusto ng nanay ko yan. And then eto, susuotin ko to paalis. Papuntang Pilipinas. Ano lang yan, yung maluwag na pants at saka long sleeve. Pero supposedly gusto ko talagang bumili kaya lang ayoko nang gumastos. Kaya okay na rin, meron pa naman akong damit na pwedeng gamitin. So okay na yan. Eto naman guys, dadalhin natin yan para just in case mabasa yung mga damit nila, meron silang pampapalit. Eto yung set na to. Kaya rin, meron na siyang blouse, meron na dong undies, may socks, just in case mabasa yung socks niya, may pampapalit tayo. And then, ang tawag nito, jogging pants, or parang pajama siya. So, ang dinadala ko is yung mga cotton lang guys, hindi ako nagdadala ng mga pantalon since para, ano ba, comfortable ba sa aeroplano or sa sasakyan. Ito naman kay Barbie, t-shirt, at saka undies, meron ding socks, and then tight or leggings or pajama, ganyan. And hindi ko siya ginawang long sleeve since kung hindi man sila mabasa or ano, pagkadating ng Pilipinas for sure, papalitan ko sila ng t-shirt kasi syempre ang init, diba? So may pampapalit tayo, ayan. And pasensya na kayo guys, ha? Super gulo na talaga ng kwarto. So 1, 2, 3, 4, lahat yan. Ano, check-in. Eto, 1, 2, 3, and then 4, lahat to hand carry. Eto, wala pang laman. Dito natin ilalagay yung mga yon. Etong mga naiwan dito. Eto, kailangan natin yan lagayan dyan. Mabigat pa naman to siya. And also, eto yung mga susuotin namin. I mean, eto yung susuotin nila. Eto yung kay Barbie. 3 to 4 years old. Ito, 3 to 4 years old. Ito yung kay Barbie. Ito yung kay Yaren. Same sila. Almost the same. And then, almost, same din ang shoes. So, dyan lang natin yan. Ito, ilalagay ko to sa kanilang bag nila. Papadalhin ko sila ng bag nila na backpack na ganito, guys. Bakit? Kasi just in case ma over baggage kami. So, alam mo yung magtatanggal-tanggal kami. Like, itong mga chocolate, isiksik ko yan sa mga bag nila. Di ba? Kailangan guys, mautak tayo pagkadating sa mga ganto dahil hindi natin alam, ayaw naman nating may maiwan. Well, ako ha, to be honest guys, ayaw na ayaw ko talaga may maiwan as much as possible. Kaya gusto kong dalhin lahat kasi bakit? Bihira lang ako makauwi ng Pilipinas. Siyempre, gusto ko rin naman na may madala ako, di ba? Kaya, ayun, well, iba-iba naman tayo ng mga kagustuhan sa buhay. So far, ayun lang, ilagay na natin siya sa bag. And then, ikilo na natin siya. Okay na tayo. Ito yung final na dadalhin natin. 1, 2, 3, 4, hand carry. 1, 2, 3, 4 na check-in luggage. Ito, bag ni Barbie. Ito, bag ni Yaren na may mga, ano to, pakita ko sa inyo ha. Damit ni Yaren. May lollipop tayo doon. May wet wipes and tissue tayo dyan. And then, dito naman, may chocolate tayo na Milka. May chocolate pa dun sa ref. Dadali natin yun. Damit ni Barbie. And then, may mga lollipop tayo dyan. Tapos, sweat wipes and tissue. So, ayan. Magdadala rin ako ng ganyan na bag para sa mga wallet and IDs ko. Tulog na yung mga aking alagad. Nakapaglaban na din ako. Matutulog na ako ngayon. Kakatapos ko lang may mag-edit. Pero subukan kong mag-edit ulit ng isa pa kasi kailangan natin magkaroon ng maraming video na nakatambay dahil 2 days kami busy, 10 and 11. So, dapat mayroon akong upload ng 10 and 11 dahil alam niyo na, parang hindi tayo mahalata. Anyway, I guess that's all for today's guys. 2 days na lang guys. 2 days na lang. Nasa Pilipinas na tayo. Excited na ba kayo? That's all for today's vlog guys. Thank you guys for always watching. Please do follow me. And maybe sa mga TikTok and Facebook page is Filipino Rhythm Media.